Hoy mga kababayan, isang maganda at mapagpalang araw ho sa atin lahat ngayong araw ho ng Martes, ika-27 ho ng Pebrero taong kasalukuyan po mga kababayan, mga kanalay! Oras ay ganap na alas 3:33 na ho ng hapon dito sa Pilipinas. Pilipinas is standard time! Panibago live, panibago reaction, opinion, analyze na naman po ang matutunghen nyo dito sa ating munting programa. Ako po ang inyong lingkod host, Chris Kula. Parang mali sinabi ko ah. Hi, good afternoon, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga bagong pasok pa lang ho dito sa ating munting programa, welcome na welcome ho kayo kay Chris Ulo ha. At sa mga kababayan ho nating OFW dyan na walang sawang sumusuporta ho dito sa ating munting programa, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo po lahat mga kababayan. Hoy mga kababayan, napakainit ho ngayon ng panahon dito sa isang bahagi ho ng Metro Manila. Talagang tirik na tirik ho ang araw. Kitang-kita ho yan magmula ho rito sa aming bahay na mayroong 15 floor na 15 palapag dito sa aming rooftop. Ayan ang init ho. Ay, bati-bati muna tayo. Oh, bilis ng oras, mag-aalas 4 na agad. Mag-aalak 5 na. Mga mainginom dyan, oh. Ako, mamalengke na kayo. Oh, mag-aalak 5 na. Bati tayo, BMB Rosemary. Grabe, ang dami nang nanonood. Isa palang nagme-message, ha? Oo, ang dami nang nanonood. Isa palang nagme-message. Ibig sabihin na puro basher ito. Okay lang yan, no problem. Sanahin na ho tayo sa basher. Sa bashing. Pinagtibay na ho tayo ng panahon. Bata pa lang ako, nababas na ako bagong panganak. Nabas na. Ay, 29 na bukas, no? Tama? O 28? 28. Ay, naku, may pag-uusapan tayo, ha? Kahapon, di ba? Anong... Benchinko. Araw ho ng EDSA People Power Anniversary ho. Nako mga kababayan, itong ating kaibigang reporter tuloy. Kaibigang vlogger. Nako na si Model Shop Manila, nako ha. Oho, nagpunta ho dyan sa isang lugar ho ng Metro Manila, dyan sa may EDSA. Kung saan ginanap ho yung unang People Power noong 1986, February 25. Ay nako, may nakakausap pong isang babae, mga kababayan. Teka, bakit ayaw lumabas ng message? Dami na ng message sa kabila. Ayan na, Denmar Benitez, mega love, Shara. Oh, meron ditong account po nakalagay po. Pastor Apollo Kibuloy alias Pacquiao. Ayan na, hindi Pac yung ano ha, Pac, Q, letter Q.
Grabe kayo, pati pangalan ni Pastor ginagaya nyo. Huwag kayong ganyan. O, yung mga ibang vlogger din na nagpunta ho sa... May napapanood tayo. May mga nagpuntang vlogger sa Cebu nung nakaraan. O, may mga na-interview rin silang tao. May mga na-intercept sila na against ho dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Oh, siyempre, walang problema doon kasi ano nila yung saloobin nila yun. Netizen yan, may karapatan magsalita yung mga yan. Mamamaya Pilipino yan. Oh, ang problema, itong ating kaibigan, kapatid na vlogger na si Models of Manila at si Mark. Nagpunta ko sa Ortigas, dyan sa EDSA. Oh, nako, may na-intercept siyang isang babae na kung saan. May sinabi kay President Bongbong, especially ho rito kay PR Arde. Ako dapat PBBM, mapanood mo ito, sir. May binulgar ho kay PR Arde. At galit na galit ho itong babaeng ito. Sino kayang babae ito? Ano? Iyan naghahabol sa... Ay, ano. Pakinggan natin mga kababayan kung ano ho yung mga sinabi ng babae rito na kung saan nako, galit na galit mga kababayan. Kulang na lang lumabas yung kanyang ugat sa kanyang noo. Sobrang galit. Sabi ni Spencer Lakali, ano ba yung dapat mapanood, Chris? Sige nga. Oh, Spencer Lakali, mega love shout out. Ay, paki-support, subscribe nyo si Spencer Lakali, ha? Para tuloy-tuloy ang ganat. Ako, pakinggan mo ito, Spencer Lakali. Gina G si ate, kulang na lang lumabas ang kanyang mga ugat sa kanyang mukha. Talagang hype na hype si ate. DJ. Pakinggan natin mga kababayan. Tama na nga yung mga tugtugan, napapasayaw. Aga-aga pa eh. Mapapasyat tayo pag ganyan eh. Okay, ito, pakinggan natin mga kababayan. Itong video ito, credit ho ito kay Models of Manila. Hindi ko alam ano bang channel ito. Models of Manila TV. Ang daan kasing channel ito ni Mark. Ano ito eh, parang cable. Ang daming channel. Bahala ka na kung anong gusto mo. Iwalay-iwalay kasi yung kanyang content. Oh, iwalay-iwalay yung drama, action, comedy. May channel pa nga ng sports ito. Ay, Mark, Models of Manila TV ito ha, mga kababayan. Nagpunta ko kasi ito si Mark nung nakaraang anibersaryo ng EDSA People Power dyan sa EDSA. Ngayon may na-intercept siyang babae. So, in-interview niya, nako, grabing, parang ngayon lang ako nakarinig ng ganitong mga salaysay. Na talagang grabe ang mga sinabi. Pakinggan natin. Credit ito kay Models of Manila TV. Pakinggan natin. Oh, nanigas na yata si ate. Ayaw na magsalita. Go ate. Lights! Camera! Action! Po ang nangyari po sa kanilang anak. Sorry po. Yung anak ko nung kasagsagan ng War on Drugs noong 2017, niwalang investigation hanggang ngayon, death under investigation. Niwala naman investigation, talagang totoo. Alam niyo 'yon, tondo ko. Opo. Alam niyo 'yon na ilang taon po yung anak ninyo, ma'am? 32. 2,336 days nang patay ang anak ko, bilang na bilang ko araw. Dahil bilang magulang, masakit sa akin yung araw-araw na lumilipas ang araw, hindi ko kasama ang anak ko at nagtatanong ako kung bakit siya pinatay. Niwala man lang sumagot sa amin na adik yung anak mo eh. Walang explanation. Wala pong ganun, wala pong kahit ano. Patay lang. Diba? So bilang magulang, hanggang siguro pagtanda, magtatanong ka eh, ano ba naging problema? Kung ang anak ko man ay adik, sinasabi ko kung gumamit, kaming mag-asawa ang sosol doon, ipakukulong ko, iparirehab ko. Pero hindi para patayin ng isang programang ginawa ng gobyerno na ang gobyernong dapat... Teka. Time first, time out. Pause, stop. Parang ano rin pala ito si ate, idol. Idol pala ni ate. Ano ba ate, galit ka ba kay PR Arde o idol mo?
Parang ina-idolize mo, parang ginagaya mo. Ikaw talaga. Sabi niya, kung adik ang aking anak, ako ulong ko. Parehirap. Para si Pierre Ardi, di ba, pag nalaman niya raw si Pulong, may kinalaman siya droga, papapatayin niya raw. Tapos yung pulis na titira, eh, poprotektahan niya. Grabe ka, ate. Ano ba, nagre-reklamo ka ba kung mga kampi? Minapanood na akong ganyan sa pili... Hindi ko naman sinasabing ganyan si ate, ah. Pero dati minapanood akong ganyan. Ano ba yun? Pelikula ba yun, ka Spencer? Minapanood akong ganun, eh. Ano ba yun? Ano ba yun? Napanood ko ba sa TV o kwento ng kumpare ko sa inuman? Parang sabi rin yata ng nanay ba yun o tatay. Sabihin mo sa akin, kung gumagamit yung anak ko, ako magpapakulong, ako magpaparehab. Sabihin mo sa akin, parang sa inuman yata o sa ano. Tapos nung sinabi niya yun, mga after 1 month, may hinuli sa isang bahay. Dalawa sila ng kanyang anak na lalaki. Ni-raid. Pares-pares sila nagdodroga. Tapos di atay ay. Tingin natin. Saan ba? Adik ko hindi. Tingin natin. Poprotekta sa amin. Diba dapat sila yung nagpoprotekta sa aming mahihina, sa aming maliliit. Yun lang naman ang hinihingi namin. At kayong kay BBM, nakikiusap ako sa'yo. Bilang magulang din, may anak ka rin naman. Papasukin mo ang ICC. Kung ayaw mong papasukin dito sa gobyerno natin, imbisigahan nyo si Duterte, si Bato, lahat yung pumalakpak noon sa patayan na yan. Kasi kahit kailan hindi magiging solusyon ang pagpatay. Lalo lumalala at puro pinatay, puro yung mga walang kakayahan. Pero ako ngayon tumitindig. Kahit ano mangyari, ilalabang ko ang kaso ng anak ko dahil hindi ko matatanggap. Oh, nananawagan ito si nanay. Eh, hindi, may karapatan si nanay magsalita kasi namatayan eh. Hindi natin masisisi ito kasi kumbaga kahit tayo malagay sa kanyang tatayuan, sasama talaga loob niyo sa gobyerno. Namatay daw yung anak niya nang hindi alam kung bakit daw pinatay ng pulis. Wala raw salita, wala raw, hanggang ngayon wala raw investigasyon, wala raw nangyayari kung bakit daw pinatay. Basta pinatay lang. O, papasukin daw ICC rito, PBBM. Kung hindi naman, imbestigahan daw ng sarili nating batas, korte. Actually, ganun yun din naman sinasabi ni Pierre Ardi. Hindi ako magpapahuli sa ICC, hindi ako magpapasakop sa batas nila. Kung gusto nila, magkaso sila sa akin dito sa Pilipinas. Okay, sinabi ni ate. May maganda rin siyang sinabi. Sabi niya, nung panahon daw ng war on drugs, ang namamatay lang daw parang mga addict, mga small na mga drug user or mga pusher. Pero wala naman daw nahuhuling mga malalaking tao. May nahuli bang malalaking tao noon? Hindi ko na matandaan eh. May nahuli bang malalaking tao noon nung panahon ni Pierre Ardi? Meron naman yata eh, kaso dinideny ito si Dilima. Hindi, meron si Dilima eh. Oo. Kaso nabuhay, malakas pa, sumisipa pa nga eh. Baka nga mag-boyfriend pa yan eh. Baka nga hanapin niya pa si Junel, baka may pagbalikan pa yan. Pero yung asing wala eh. Meron, tatandaan ko yung mayor ng Batangas, habang kumakanta ng Lupang Hinirang, may bumarel sa puso habang nakaganyan kumakanta. Naalala niyo yun, si Mayor. Sino bang mayor yon? Pero hindi ko sinasabing may kinalaman sa droga, pero sabi, ano daw yon? May kinalaman daw sa droga. Yun daw ang issue doon. Pero may issue rin daw yun na yun daw yung nagpapalakad ng mga addict sa kalsada kapag ka nalamang addict. Sabi naman daw ng iba, style lang daw yun para hindi pagkamalan siya. Sabi lang, ayun yung mga nababasa natin. Ewan ko kung sino ba.
yung talagang big time na ano. Meron mga ano. Meron sila ano, 'di ba? Sino ba yung mga Kerwin? Sila Kerwin yung mga nasa Bilibid. Oh, tuloy natin. Mabilang lang siya sa statistika ng lista ng mga pinatay nila. Parang nung martial law victim. Hindi ako papayag ng ganon. Kailangan naman sumagot naman kayo kasi magaling kayo mag-implementa ng programa eh. Pero yung kalutaan nito, wala kayong sagot. Ano masasabi niyo? Nagpe-prayer rally sila ngayon sa Cebu. Kumbaga, eto, sasabihin ko sa Duterte. Nung panahon mo, minumura mo ang Diyos. Ngayon may prayer rally ka pang alam. Kilala mo pala yung Diyos pag nagigipit ka. Pero noon, minumura mo yung Diyos. Sabi mo, sino ba itong putang nanto na nakapako sa krus? Diba? Alam mo, isang tao sinungaling. Wala kang word of honor. Diba? Hindi, dapat kinikilabutan kayo sa prayer rally. Nako, kung ako ang followers ni Tatay Digong, para nahihiya ako. Parang, may point ba si ate? May point? Parang may... Dapat pala nagtaklob ako. Dapat pala nagtaklob ako na rito ng bayong o kaya plastic. May plastic kaya rito. Wala akong makita. Oy! Nako! Sir, Pierre Arde! Panay rally nyo raw dyan eh. Wala ka naman daw alam kundi puro mura. Tapos minura mo raw yung Diyos dati nung nanunungkulang ka. Totoo ba ha? Minura ni Pierre Arde? Tignan nga natin maya maya. Mag-search tayo. Kung meron. O, press one ba? May ginawa bang pagmumura si Pierre Arde? Sa Panginoon? O, sabi ni biktima, totoo naman, Diyos, minura. Press one, meron ba? O, parang may naaalala rin ako eh. Alam ko, nag-trending viral nga ayun. Parang binatikos din yata siya ng simbahan. O, yun lang yung talagang ano. Eh, siguro naman, kahit mga DDS, hindi naman pwede sabi. Huwag yun naman sabihing tama rin yan, ha? Asus. Huwag nyo naman sabi. Siguro naman mga sumusuporter kay Tatay Dio, naunawaan ko kayo, mahalin nyo, sinusuporter. Walang problema dun, ganun talaga eh. May positive, may negative. Hindi naman po pwedeng lahat, kakampi kay BBM. Hindi rin naman po pwede lahat, papanik kay PRRD. Lagi talagang may positive, lagi may negative. Pero sa ganitong pagkakataon, siguro naman, huwag nyo naman sabihin, tama pa rin yan at pagtatanggol nyo. Huwag nyo naman sabihin tama pa rin yan, ha? Over na yan. Grabe na yan. O, kasi alam ko parang mayroon niya rin dati. Nag-viral trending yan eh. Ewan ko ba ano bang nakain ni PRR din? Ba't niya sinabi yun? Tuloy natin. Mamaya hanapin natin yung video. Meron sa YouTube yan. Tuloy natin. Kasi kung noon nagawa mo yurakan yung Panginoon nating Diyos, ngayon ginagamit mo naman siya para maawa sa iyo sa bayan ng Pilipino. Iba parang ano eh, parang napaka ano eh, napaka katarantaduhan, di ba? Walang consistency yung kanyang pagkatapos. Pag sinabi niya ngayon, babawiin niya bukas, sasabihin niya, joke lang? Joke ba yung namatayan kami? Hindi po joke yun, no? Hindi na. Kung inayos mo yung war on drugs mo na walang namatay, pinarehab mo, tinulungan mo, maganda! Pero yung pinatay mo yung anak ko, yung anak ng iba, na walang dahilan. Actually, dati mga kababayan, naaminin ko, dati pabor ako sa war on drugs nung binabanggit yan. Kaso hindi ko alam na magiging ganun pala ang resulta. Hindi ko alam na magiging ganun yung proseso. Kumbaga, ganito yung logic, no? Kumbaga, isa akong boss sa opisina. Ngayon, sinabi ng mga tao, housekeeping na, boss, linisin namin to, itong lugar na ito, itong office mo. Oo, syempre pumayag ako. Nalinisin nila. Pero hindi ko sukat akalain, yung gagawin nilang linis, mali. Yung tipong pati mga computer, sinabon. No, pati yung mga wire doon pinaguhugot. Ibig sabihin, nilinis, gumawa ng trabaho, pero maling proseso. Yun ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin, dati pabor ako sa war on drugs. Kasi nga dati talamak ang droga rito sa atin at
lahat ng administrasyong nagdaan, wala naman tayong naririnig na war on drugs. Ngayon, nung nakarinig ako ng war on drugs sa panunungkulan ni Per Ardi sa kanyang administrasyon, medyo bago sa aking pandinig. Kumbagay, ang sarap pakinggan, war on drugs, para bang ang dating ilalabanan ang mga droga. Hindi ko alam na ganun pala ang mangyayari, magkakaroon ng mga inosenteng napatay, mga minor de edad, maraming mapapatay. Tapos, karamihang napapatay, mga small lang, wala namang mga big time drug lord. Hindi ko alam na ganun pala ang magiging kalabasan, mga kababayan. Ang pangit ng kinalabasan, parang nagkaroon ng abuso. Yung mga makakapangyarihan, lalong naging makapangyarihan. Naalala ko nga dati, kahit yung mga ano, yung sa lugar namin, may nakasagutan pa nga akong barangay Tanod. Kala niya, uubre. May nakasagutan pa akong barangay Tanod sa labas noon. Kasi nagkaroon ng ano noon ng curfew, nagkahigpitan. About din sa war on drug. Gusto ko bumiling lugaw. Gusto ko bumiling lugaw noon. Kaso babiyahe pa ako, magta-tricycle pa ako noon. Parang sinitayat, hindi ko na maalala . Parang sinitayata ako. Kahit yung mga time na yun, kahit mga barangay Tanod, parang feeling PO1 . Naging parang pulis. Kumakasita ka, alam mo, may ginawa ka na agad, krimen ng putik. Sabi ko, ano nangyari? Ba't nagkaganito itong mga ito? Parang mga naging pulis na ko sumi. Sabi ko, ano nangyari dito? Parang mga naging yung mga naging pulis na. Tapos kumakatawag, kumakasita, akala mo, criminal ka. Akala mo, meron ka nalabag na matinding. Sabi ko, grabe naman yan. Nagkaroon na ng, naging abuso na. Tuloy natin. It's a big no-no. At hindi na dapat ito maulit. Kaya kailangan malaman ng sambayanan na hindi solusyon ang patay at hindi dapat tinatangkilik ang mga ganito klase ng leader. Maraming salamat po, Nay. Thank you very much. Kasi nga, mga kababayan, hindi ko talaga ini-expect noong time na yun, hindi ko talaga ini-expect, di ko mawari, na magiging ganun ang kalalabasan. Hindi ko alam talaga na naging ganun. Nagulat nga ako. Grabe ang patayan nung panahon, lalo na nung 16, 17, 18, yung kasagsagan na yun. Grabe talaga. Kasi bakit naging grabe? Lalo na nakakarinig ka na ng mga inosente na napapatay na pagkakamalan. Alam mo yon, parang naging mapusok yung ibang otoridad nun. Siyempre, ikaw, kahit wala kang ginagawa, hindi ka nagdodroga. Ikaw, yung kapatid mo, pamangkin mo, minsan uuwi ka ng late dahil sa trabaho, sa eskwela. Alam mo yon, baka mapagkamalan. Ang hirap na mapagkamalan . Akala ko kasi, pag sinabing war on drugs, parang ipapatupad ng maayos, Ang nangyari doon, pati mga inosente, fake news ba ito? Actually, di ba, nahatulan na isa Caloocan yung nakapatay kay, sino yon? Yung batang taga Caloocan na nakaluhod na, nakasubsob na yung mukha. Grabe yung itsura noon, pinakita yung picture. Nakalubog na yung mukha doon sa binaril pa. Anong pangalan noon? Hindi lang yun, ang dami pa. Anong pangalan noon? Yun yung pinakasikat . Pakitype nga, nakalimutan ko. Yung nakasubsub na, inutusan lang bumili ng yelo yon ng nanay niya kasi kakain sila. Hindi si Jimboy. Yan, Kian. Kian de los Santos. Ang grabe ang pagkamatay dyan. Inutusan lang yang bumili ng yelo ng magulang niya, kakain sila. Sakto nagkaroon ng war on drugs, nagkatakbuhan. Putik, nagtago siya, lumuhod kasi sa takot, putik, binaril? Putik na yan. Bakit? Nung ko yung report na yung kwento, sabi ko, una-una ba't kinakailangan mong barilin? Isipin mo, ba't mo ba, ang polis, babarilin ka lang yan kapag ang kanyang buhay delikado din. Kahit nga kriminal kung hindi naman siya tututukan ng patalim at baril, hindi mo naman dapat barilin . Yung iba nga sa tuhod lang tumitira .
Isipin mo, minor de edad, wala namang hawak na kahit anong, kahit nga nalikater, wala yatang hawak eh. Isipin mo, babarilin, patabarilin mo, inaano ka niyan? Siyempre, nung mga time na yun, war on drugs, nagtatakbuhan yung mga tao. O, siyempre, iba magtatago dyan, baka may magputukan, tamaan ng ligaw na bala. Grabe, kawawa yung bata na yun. Hindi ko makakalimutan yung balita na yun. Kasi isipin nyo mga kababayan, minsan pag may nangyayaring ganyan, nai-imagine mo eh. Dati wala akong mga pakialam sa mga ganyang balita. Nung bata pa ako, wala pa akong pamilya, wala pa akong anak. Wala akong pakialam sa mga ganyang balita. Lumalabas lang dito eh. Pag narinig ko sa balita, lumalabas sa kabilang tenga. Ang problema kasi, nagkakapamilya tayo, tumatanda tayo, nagkakaanak, magkakaapo. Eh isipin mo, paano kung mangyari sa iyo yan, sa pamilya mo? Isipin mo, paano mangyari sa pamilya mo? Putik, inutusan lang bumilang ng yelo tapos mamamatay na sa labas. Kaya nga nung mga panahon na yan, yung sinabing magkakaroon ng war on drugs bagong programa ni Pierre Ardi, natuwa ako noon. Akala ko kung anong war on drugs yun. Hindi ko alam na magiging ganyan talaga ang kalalabasan. Ang pangit. Ang pangit ng kinalabasan, mga kababayan. Parang ang nangyari eh, isipin mo, wala tayong lethal injection, wala tayong bitay, wala tayong silya elektrika. Pero ganito naman ang nangyayari. Daig pa. Yung pagbitay, yung tinatawag na pagbitay or silya elektrika, kasi ang huling binitay dito sa pamamagitan ng lethal injection, si Echegaray sa panahon ni ERAP. Ayokong sabihin na nung nangyari yan, nagkamalas-malas si ERAP, biglang nawala sa posisyon. Ayoko naman sabihin. Problema, nasabi ko na eh. Yun ang huling lethal injection. O isipin mo, kapag pinatupad ulit yan, pagtatalunan niya sa Kongres, sa Senado, pipirma ng Pangulo para mapatupad. Formality. Wala nga tayong ganun, pero ganyan naman ang nangyari. Eh putik, masahol pa. Grabe, mga kababayan. Grabe nung nakaraan talaga. Eh sabi ni Pierre Ardi ng mga time na yun, poproteksyonan niya rin yung mga ganyan-ganyan ganito eh. Ewan ko, kung naproteksyonan niya yung mga polis na nakakulong na, yung kay Kian De Los Santos na nahaltulan na ng guilty, ewan ko, naproteksyonan niya yun. Ay, nako. Nakakalungkot dito mga kababayan, nasayang yung buhay ng bata. Isipin nyo, nasayang yung buhay ng bata. Kahit naman kayo lumagay sa katayuan ng magulang, mamatayan ka ng ganun na walang kakwenta-kwentang kwento. Walang kakwenta, katulad nung nagsalita. Kita nyo naman yung bugso ng damdamin niya. Halatang may hinanakit sa gobyerno. Isipin mo, mamatay ang anak mo na walang kadahilanan. Para bang, isipin mo, babae yan. Pinagbuntis niya yung anak niya na 9 na buwan. Pagluwal niyan, iirin niya yan, papanganak niya yan, ginastusan niya yan. Pag umiiyak niya, papalitan niya ng diaper, bibigyan niya ng gatas. Tapos doon lumaki, magiging ganyan lang. Putik, ako, ewan ko lang. Putik, magugulo talaga Pilipinas. Grabe mga kababayan, grabe yung ganitong kwento. Talagang nai-imagine mo, parang maaano ka rin, parang mailalagay mo yung sitwasyon mo dun sa babae. Kahit kayo. Kahit kayo naman. Oh. Ewan ko, baka ipagtanggol pa rin ng mga dito. Ewan ko, baka ipagtanggol pa rin yung mga... Yung ganyang ano, ganyang sitwasyon. Doon lang nagkamali, mga kababayan. Doon lang nagkamali. Oo, oh, yan payatas. Laging nababalita yan. Laging nababalita. Yan payatas na yun, naaalala ko yan. Yan payatas na lugar na yun sa Quezon City. Ang dami rin namatay dyan. Grabe ang nangyari nun, nung panahon na yun. Akala ko kung anong war on drugs, tontuwa ako. Kasi siyempre nga, siyempre kahit lalo na kung di ka gumagamit ng droga. Kumbaga, yung ganung tunog, war on drugs. Parang maganda eh, pakinggan, war on drugs eh.
Pero hindi ko inaakalang ganyan ang mangyayari, ganyan ang magiging kapalit, ganyan ang kalalabasan. Hindi naging, parang grabe ang nangyari. Parang nagkaroon lang silang, alam mo yon, parang nangyari ng time na yon, parang tira sila ng tirang hindi maintindihan. Isipin mo, may mga inosenteng na damay, mga minor de edad pa. Diyos ko. Tapos mababalitaan mo yung mga pinuno, yung mga ano, buhay pa hanggang ngayon, no? Eh, di ba si PRRD, meron daw, ano ba yan, kumpare niya ba yung drug lord na yun, si Peter Lim? Nang ibang bansa yata yun, malis ng Pilipinas, eh, no? Sinave na yata yun, eh, no? Kumbaga, para, ano? Buti pa yung Peter Lim. Oh, umalis lang. Yung mga iba, wala. Minor de edad, namatay, pinagtitira. Kawawa. Pakinggan natin ulit to. Watch po. Ito nang nakakilala sa akin, ako si Jim Rustian. Ako ang bank paper challenge sa bank paper. Ang advocacy namin, para simple na lang usapan, hindi na lalong mulo at humaba. Lahat ng politiko sa gobyerno, papirmahin ang bank paper. Diba? Kung wala kayong tinatago, dahil naman transparency, ang mga taong gobyerno ay transparency and accountability. Madali lang. Katulad ng sinabi ni General Lacson, ni Cayetano, ni Trillanes, ni Jesus Cadero, ni Atayte. Sinabi niya nito, even Bensing Etimaco, papirmahin natin ng bank waiver ang mga politiko sa gobyerno. Walang kwento. Mawalang galang na siya, ha? Iba na topic pala nito ni Mark ni Models of Manila. Iba na pala topic na ito yung para pumirma raw ng waiver ang mga politiko, senador, mga ganyan, para ma-check daw yung banko. Para malaman kung talagang nangungurap, para maimbestigahan yung mga hindi mapaliwanag ng mga perang pumapasok. Walang kwenta yan, sir. Napaka walang kakwenta-kwenta niyan. Eh, isipin mo kung ako isang senador o congressman. Pipirma ako ng isang waiver para ma-monitor ang aking bank account kung may mga pera laging pumapasok. Eh, isipin mo, pag may ikukurap ako doon, kung may ikukurap akong pera, ba't ipapasok ko pa doon sa alam kung may nagmo-monitor? Walang kakwenta. Walang kakwenta-kwenta. Isang malaking bullshit yan. E di ang gagawin ko, maghahanap ako ng isang pamilya na alam kong maraming pera na pupwedeng, na hindi po pwedeng pag-isipan kung bakit siya nagkakapera ng ganong kalaki. Inilipat ko, ipapasok ko lang dun yun, eh. Oh, bakit ka magpapasok ng isang pera sa isang bank account na alam mo may nagmo-monitor? Walang ka. Parang ang nangyari pa, pag pumirma ka ng isang waiver na pinapayagan mo i-monitor ang bank account mo, parang ang ginawa pa, parang binigyan ka pa nga ng ano, eh, ng timbre, eh, na huwag ka na dito maghulog kasi may nagmo-monitor na. Walang kakwenta-kwenta, walang maitutulong yan. Kalokohan yan. Eh kayo ba? Sige. Kung kayo ay nanonood niya, 500 mahigit. Politiko kayo, pipirma kayo ng waiver, nakatunayan yung bank account ninyo po pwedeng i-monitor. Para malaman kung may kinukurap kang pera o may pumapasok na malaking pera sa'yo na hindi maipaliwanag. Eh ngayon kung may kukurapin ka ng pera, eh ba't ipapasok mo pa dyan? Eh may nagmo-monitor nga. Ito siyempre sa iba mo na i-deposito yun. Hindi na doon. Walang kakwenta-kwenta. Napaka... Kung, alam niyo yung cartoons na Lupin, yung magaling magnakaw, kung maririnig ni Lupin yung ganyang statement, tatawanan lang kayo. Wala wentang putik. Ah, sige po, maraming salamat. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po, pasamantala ang inyong linko, Dolce Cris Ulo. Bye-bye.